One, two, three, come on! Hi there! Sa lahat ng mga Army retirees at sa lahat ng mga aktibo pang mga hukbong sandatahan ng Pilipinas, ang Army, Marines, Navy, Air Force, magandang umaga sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo batiin. Alam ko na nagluluksa ang buong hukbong katihan ng Pilipinas. The whole Philippine Army is in a great grief. At hindi lang ang Philippine Army, kundi ang buong sandatahan ng Pilipinas. Dahil dun sa hindi inasahang pangyayari na nagkaroon ng patayan kung saan naging biktima yung apat na magigiting nating kasamahan ng Philippine Army. Ang pinakamasaklap pa nito ay ang mga salarin ay mga tao rin na naka-uniformado. So, talagang masakit ang mga pangyayari. Marami tayong gustong gawin. Alam ko yan sa mga kung ano ang mga nararamdaman ng mga kasamahan ng mga nasawi. But then, hindi matatapos ang gulo kung ang problema ay problema rin ang gawin nating kasagutan. So, let the well of justice roll and pananagutin ng mga salarin, parusahan, ayon sa nagawa nilang kasalanan. So, hayaan na lang natin ang mga proper authorities na gumawa ng hakbang. At sana, hindi ito makatulad ng ibang mga issue na namatay na lang pusa. Alam naman po natin na kahit anumang init ng usapin, it will die out in a natural cause. Kung sa lang itong mamamatay, lalo na kung wala na mag-follow up. Sana ang pamunuan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay tututukan ito hanggang sa huli, hanggang sa mailagay sa kulungan ang mga taong gumawa ng kasalanan nito. So sa pamilya, sa mga kasamahan, at sa buong sandatahan, ako ay nakikiramay sa pagpanaw ng apat na magigiting na Philippine Army. So, magkaganon pa man, pasalamat tayo pa rin sa Panginoon na tayo ay nanatiling buhay, malakas, lalo na sa ating mga retirado na patuloy na nag-i-enjoy sa ating mga pensyon na binigay ng gobyerno. Gobyerno natin ay napaka-generous, no? So, dapat alagaan din natin ang ating katawan. Mag-isip din tayo kung ano ang mga bagay na i-contribute natin. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa komunidad, kundi sa pamahalaan. So, hindi lang natin laging isipin kung ano ang maibigay ng gobyerno sa atin. Isipin din natin kung ano maibigay natin sa gobyerno. So, again, yung pangangalaga sa sarili na hindi na tayo sagutin ng ating pamahalaan, hindi natin sagutin ng ating pamilya para magpagamot. Yung pangalagaan lang ating kalusugan ay napakalaking bagay na yan para kahit papano magkaroon tayo ng contribution sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating pamahalaan. Yung pagiging masunurin natin sa mga patakaran na inilatag ng ating pamahalaan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, ay napakalaking bagay na yon. Alalahanin natin na lahat tayo ay dapat sumunod sa patakaran kung anuman ang inilatag nating pamahalaan, lalo't higit kaugnay dito sa umiiral ngayon na pandemya na pandaigdigan.
So again, today is July 1, 2020, and my second day of my 365 days challenge. So I will no longer nominate anybody dahil itong challenge nito is just for me. So I will do my 25 push-up for today, and I will do that every single day for a period of 365 days. So what's it, guys? Smoochie, my real body. Pagod siya. Kasi katatapos rin lang namin mag 3-mile jog walk. So, that's my 25 push-up for today. At abangan naman niyo bukas yung aking another 25 push-up. Gagawin ko ito sa loob ng 365 days. Thank you. And again, good morning.